kamatis po ay may kaunting, ilagyan ko pa siya ng kaunting asin para malamas po to nang madurog po yung lamas-lamas lang yung kamatis. Lamasin po para medyo madurog po siya, para medyo tumarap maglasang kamatis. Kung gusto nyo rin po guys, pwede siya lagyan talaga kung haluan siya ng gulay na kamuting kamuting ano, sweet potato, para medyo manamis-namis po yung lulutuin yung pakdet. Yun po ay kung gusto po ninyo. Totally po siya, kung gusto nyo po siyang ano, mas masarap po yun. Kaya lang ako kasi wala pong nabiling sweet potato yung kapatid ko, at ay mahirap pong basta-basta na lang lumabas dito. So ginamit ko po yung bagoong alamang na may timpla na siya. So karamihan po ay gumagamit ng bagoong yung pula. Bagoong alamang na pula. Ah, oo, yung pula. Ganun po yung aking, kailang po luto na po yun. Galing pa po ng Pinas yun. Last 2 minutes na bagoong ng kapatid ko ay hihalo po na po rito. Yes, ito po yung aking gagawin na pakbet. Ito po yung sari-sari kong gulay. Ito yung talong. Binabad ko po siya sa tubig para hindi po siya mangitim. Ito po yung gagamitin kong kaldero. So guys, ito yung ibang ingredients. Yan. May bagoong alamang po ako na naluto. Luya. Oops, na dito. Onion. Sili. Green chili. Tsaka luya. Ang ganyang hiwa ng sibuyas. 4 na hiwa lang sa isang buo. At maraming kamatis! So, ayan po guys. So, ang gagawin ko po muna rito ay, wait. Ayan guys, medyo durog na po siya. Ngayon, ilalagay ko na po yung talong. Lahin po natin yung talong. Siya. Lalagay ko na rin po yung sibuyas, luya, mabait na sili, yung green onion, saka po yung luya. Susunod ko na rin po yung sari-saring gulay natin. Yan. May pa, tawag dito, ampalaya, okra, sitaw, kalabasa. Ito yan. Inalu-halo ko na po yan. Masarap po rin yung pakchip ninyo kung hahaluan niyo po rin ng sweet potato. Since po wala po akong ano, sweet potato, ito na lang po yan. Halo ko lang po yan. Sisinitin ko para hindi sayang. Thank. Yan, diba? Yan po, halo ko lang po yan. Muna, bago ko ilagay sa apoy. Pagkatapos, lalagyan ko po siya ng konting tubig para may konti po siyang sabaw.
Nahalo na po yan, guys. So, ngayon, susunod ko na po siyang isa lang sa apo. So, ayan po, guys. Nakapoy na po yan. Nasa salangan na po. May isang bote po akong tubig dito na mineral. Lalagay po lang po yan. So, hintayin na lang po natin yung maluto para mamaya't matikman kung tama na ang kanyang panlasa. Ito pa pala, guys. May nahimay po akong dahon ng suluyot. So, pag kumulo po yung ating naisalang na napakbet, isusunod ko po itong dahon ng saluyo. Ayan, hindi ko po yan hinalo, guys. So, kukuha lang po ang sabaw. Akin po siyang titikman. Sarap. Ayan po, guys. Kumulo na siya. Ayan na po. Nilagay ko na pa yung saluyot. Po guys, luto na po yan at pwede na siyang patayan ng apoy. Tatakpan ko na po siya. Ready to eat na po yan mamaya.